Mukhang tayong dalawa lang ang sumipot ngayon. Late ka. Kanina pa ako naghihintay dito. Pasensya na. Naging busy kasi ako lately. Matsubara, namuhay ka naman yata ng normal. Normal ka mo? Hindi ko masabi. Eh, ikaw Yamamoto. Ano nangyari? Hindi ba bagay naman yun? Nakuha ko lang ang dapat. Sandali lang. San ba ako nakaupo nun? Dito. Dito nga yun. Ang daming alaala. Ano bang mga alaala? Nakakatawa ka. Ang babaeng yon. Doon siya nakaupo sa pwestong yon. Si Kawakami Tommy eh. Kaka-transfer niya lang galing sa rural school. Pero mas magaling pa siya sa language natin kaysa sa atin. Ipakilala mo ang sarili mo. Papa, ako si Kawakami Tommy eh. Nagagalak akong makilala kayo. Saan kaya ngayon pwedeng umupo si Kawakami? Doon. Kung tutusin nga, nung unang araw lang tayo natahimik. Tama ka. Nagsimulang mangyari ang lahat. Nung linggong yon. Ano bang ginagawa mo? Anong-ano bang ginagawa mo? Inoue! Ano sa tingin mong ginawa mo gamit ang kamerang to? Ano bang sinasabi mo? Nagmamangmangan ka pa? Pinitsura mo si Kawakami. Huwag mo nang subukang itanggi. Alam mo bang krimen yung ginagawa mo? Ito. Kukunin ko muna to. Teka, sandali lang! Ibalik mo sa akin yan ngayon din! Bakit ba kasi? Ano problema nyo? Oh, Inoue! Ano ba yun? I-develop mo nga ito.
Ganda. Ang ganda niya. Anong ginagawa niyo dyan? Kasi ano eh. Ah, picture ko pala yan. Kailan naman kinuna ng picture na to? Si Inoue! Siya ang kumuha ng picture mo! Alam mo, tingin ko maganda ang mga kuha mo, Inoue. Magsorry ka na! Sabi na magsorry ka ni! Sandali lang, kilala kita. Ikaw si Gondo, di ba? Oo! Ako si Gondo. Hayaan mo. Babalaan ko siya na wag nang ulitin yun. Pasensya ka na. Ayos lang. Sanay naman ako sa mga ganitong bagay. Sanay ka na. Tama. Meron bang nag-iyosi sa inyo? Eto. Salamat. Pero hindi naman ako nag-iyosi. Nakakapangit yun ang balat. Kasi sanang makita kung anong meron sa photo club. Aalis na ako. Tumiye! Sino yan? Nagulat ka ba? Uy, Matsubara. Bakit? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Ano? Gusto ko sanang maging magkaibigan tayo. Pero ano kasi... Sabi ko na, ayaw mong makita nila na magkasama tayong dalawa. Ang totoo, gano'n naman kasi talaga yun, di ba? Ang babaeng tulad mo na gusto ng lahat ng lalaki, kaiinisan talaga ng lahat ng mga babae. Tama ka. Ayaw ng mga babae sa akin at binubuli pa nila ako. Galit talaga sila. Halos patayin na nga nila ako eh. Pag nakita nilang kasama mo ko, magagalit din sila sa'yo. Ayoko lang na mapasama sa gulo. Ikaw, Matsubara, kakaiba ka rin. Tingin mo? Hindi ka kagaya ng ibang mga babae. Hindi mo naman ako iniiwasan talaga. Bakit? Bakit nga ba? Wala ka namang ginagawang mali sa akin. Mga walang kwentang nila lang naman ang mga lalaki.
Panlabas lang ang nakikita nila. Wala silang ideya kung sino ba talaga ako. Lagi akong nabubuli tuwing lumilipat ako ng school. Kahit saan man ako pumunta, paulit-ulit lang. Galit na galit ako tuwing binubuli ako. Pero alam mo, may na-realize ako. Nambubuli ang mga tao kasi yun ang sinasabi ng instinct nila. Instinct? Ang mga tao, sabihin na natin sila yung uri ng mga hayop na nasisiyahan kapag nakikita nilang naghihirap ang iba. Yun ang iniisip ko para mawala lahat ng sakit na ginawa nila sa akin. Na ang mga taong yon, ginagawa lang nila kung anong natural para sa kanila. At kaya sila ganun sa akin, ay dahil tinatrato nila ako bilang estranghero. Tama ba ako? Ganun bang tingin mo? Ayan na sila. Lagi na lang itong nangyayari. Ang babaeng yon, si Tommy eh, nakakamangha siya para sa akin. Nakakamangha? Hindi ko may paliwanag. Pero, ang masasabi ko lang, pareho siyang mabuti at masama para sa akin. Kaya lang, ang totoo, masama lang naman talaga siya. Matsubara. Baka nga mas malala pa siya ron eh. Anong ginagawa niyo? Itigil niyo na nga to! Tumabi ka! Kung hindi, masasaktan ka rin! Oo nga! Bakit mo ba pinoprotektahan ng babae niyan? Ano bang gusto niyong sabihin? Sabihin niyo na sa akin ngayon din. Ay, nagmamadali pa naman ako. Gusto kong umuwi na at manood ng TV. Huwag mo ako lukuhin! Ano ba? Hindi mo naman ako kailangang sigawan. Mababasag ang eardrums ko niyan. Hindi ko to mapapalampas! Ha? Huh? Nagsasawa na ako! Diyos na pinapakita mo pag-uugali! Natsu! Bakit? Ano namang nakakatawa? Alam ko kung bakit ka ganyan, Takayama. Ano yun? Nagagalit ka dahil kay Yoshino. Alam ko naman na baliw ka dun kay Yoshino. Pero hindi ka niya gusto at ako lang ang nasa isip niya. Kaya tuloy galit na galit ka dyan. Alam mo ba kung ano yung sikat na kasabihan? Kapag may nanampal sa'yo, dapat sampalin mo rin sila pabalik. Tama lang, di ba? Kapag sumama ka sa akin, magagalit din sila sa'yo. Ah! Ayos ka lang? Ang bait mo naman! Kasalanan mo rin naman kasi yun. Kasalanan? Ano yun? Kasi naman, yung ugali mo rin kasi. Ugali? Hindi
ko naman napapansin kung anong mali. Weird ba? Hindi yun ang sinasabi ko. Wala naman akong ginagawang mali tungkol to sa mga lalaki. Tama? Tama ka, pero... Reiko! First name ang gamitin natin. Kaya wag mo na akong tawaging Kawakami magmula ngayon. Tommy, yan ang itawag mo sa akin. Ha, Reiko? Ikaw talaga. Ang lamig! Pero ang sarap sa pakiramdam! Halika na, Reiko! Reiko, tingnan mo ako. Hindi ko mapapatawad ang mga nambubuli sa akin. Sisiguraduhin kong makakapaghiganti ako. Yoshino! Sorry. Naghintay ka pa. Bakit? Ano ba kasing nangyari? Kanina pa ako naghihintay. Ano? Wala naman. Walang nangyari. Teka, huwag mong sabihin. Naghahabol ka pa rin kay Tommy eh hanggang ngayon. Hindi totoo yan. Wala siyang kasalanan. Si Tommy eh. Ay, hindi mo naman kasi alam kung ano talaga siya. Ang babaeng yon! Tommy! O bakit? Nihilo ka ba? May iron deficiency ka siguro. Ikaw ang may gawa nito! Yoshino. Isa kang hadlang. Sa aming dalawa. Mamatay ka! Simula ng lahat.
Ano ba ginagawa niyo, Gondo? Pakawalan niyo nga kami? Pakiusap! Huwag niyong gawin sa amin to! Tahimik! Kayong dalawa! Hindi niyo ba alam kung anong ginawa niyo? Ano ba yon? Ano ba ginawa namin kasalanan sa inyo? Wala naman kaming ginagawa! Pakawalan niyo na kami! Nagkukunwari pa kayong dalawa! Kawawa naman kayo. Walang tutulong sa inyo dito. Tommy! Tommy! Ano ba nangyayari? Tinatanong mo pa? Alam mo naman na ang sagot. Nandito ako para gawan kayo ng tsaa. Ang tawag dito, afternoon tea time. Sarap naman ito. Ito. Tsaa na gawa sa ipis. Dali, inumin mo na. Nga pala, mas maganda kung may partner yan. Alam mo, bagay ang cookies sa tsaa. Pagkatapos nun, wala nang sino man ang kumalaban pa kay Tommy. Sa loob lang ng isang buwan, kinontrol ni Tommy ang buong klase nun. Iba talaga. Ang totoo nga niyan eh, mas mabuti na nakilala natin siya habang tumatagal. Nagagawa niya yung mga bagay na gustong-gusto natin gawin pero hindi naman natin magawa. Kasi controlling talaga si Tommy, hindi ba? Hindi ko alam. Palagay ko hindi naman niya ginustong maging ganun kasama sa atin. Masyado lang siguro siyang naging malungkot. Yun ang iniisip ko. Para siyang lobo na nag-iisa sa kawalan. Ano ba to? Anong
ng costume ba yung mga suot nyo? Para kayong mga baliw. Nandito kami. Para patayin ka! Tommy, takbo na! Hindi ko gagawin yan. Bakit ko naman sila kailangan takbuhan? Sino kayo? Magpakilala kayo! Mga duwag! Alam ko na ngayon! Ano namang alam mo? Na hindi ka tao! Halimaw ka! Ikaw? Ulitin mo nga? Tinawag mo akong halimaw? Mamamatay ka, Tommy! Justicia! Please! Tama na! Ngayon na! Patayin niyo siya! Tumigil na kayo! Papatayin niyo talaga siya! Tama ng daldal! Sabihin yan! Matsubara! Pag nabuhay ang babaeng yan, kami naman ang masisira! Gawin niyo! Patayin niyo na ako ngayon na! O ano? Mga duwag naman kayong mga lalaki! Tommy! Tama na! Naiintindihan ko na ngayon. Kayong lahat. Alam kong may pagnanasa kayong lahat sa akin, tapos ngayon gusto niyo na akong patayin? Tama ako. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Mga duwag kayong lahat! Ngayon, anong balak niyo? Kaya niyo ba talagang patayin ang taong mahal niyo? Ikaw si Inoue. Mula sa photo club! Inoue. Tulad nga ng inaasahan ko. Ano? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na! Atras! Alis na! Ako na! Ang sakit! Tommy! Tara sa ospital! Paano nangyari yun? Ganun talaga. Hindi ko may paliwanag kung ano bang nangyari. Matsubara, alam mo ba yun? Ang halin, na hindi talaga tao si Tommy eh. Ito lang ang tanging picture ni Tommy na meron ako. Baka nga ito talaga yung totoong Tommy eh. Ito yung totoong Tommy. Tama. Si Tommy. Tommy, palitan ko yung benda. Pasensya na. Baka magulat yung mama mo pag nakita niya tayo. Bakit ayaw mo sa ospital? Hindi ako nagpupunta sa mga ospital. Ang mga tao sa lugar na yon,
Ginagamit lang nila ang katawan ko para gumawa ng kung ano-ano. Kung ano-ano? Tama. Mga bagay na hindi mo maiisip. Rico, anong problema? Tommy, yung tenga mo. Rico, masakit yung tenga ko. Punasan mo yung dugo. Isang halimaw. Ano? Hindi ba yun naman ang iniisip mo sa akin? Hindi naman. Huwag mo nang subukang itago. Dahil yun naman talaga ang totoo. Ako ay isang halimaw. Yun naman ang lagi nilang sinasabi. Ilang daang taon na rin ang lumipas. Pero, alam mo, para sa akin, ang mga normal na tao ang dapat na tinuturing bilang halimaw. Yumuyo ko sa nakatataas at inaabuso ang mga mahihina. Hindi nila naiisip ang kahangalan na ginagawa nila. Palagi na lang nanluloko, naiinggit, at pinagkakaanulo ang kapwa ng ganun kadali. Sabihin mo, Rico, di ba ang mga ganong klaseng tao ang dapat na tinatawag nating halimaw? Hindi ako nagtitiwala sa kahit na sino. Hindi ko rin sila kailangan. Nangako ko sa sarili ko na kahit kailan, hinding-hindi ako dedepende sa kahit na kanino. Hindi naman ako nalulungkot. Mas mabuti pang mabuhay akong nag-iisa kesa masira lang ang tiwala ko ng paulit-ulit. Tama ako, di ba, Rico? Rico, anong klase ng tao ba ang gusto mong maging? Sabihin mo sa akin. Kasi hindi ko pa yan napag-isipan. Pero... Pero ano? Ayoko lang maging katulad ng mama ko. Yun lang naman. Alam ko na. Anong alam mo na? Alam ko na kung bakit sa'yo lang ako naging interesado.
Nabuhay si Tomie sa benda? Oo. Pero mas tamang sabihin na nabuhay siya mula dun sa dugo niya na nasa benda. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang nakita ko noon. Hindi ka man lang nagulat? Siyempre nagulat ako. Hindi ka panipaniwala yung sinabi mo. Hindi nga ka panipaniwala. Kung ganun, anong nangyari kay Tomie? Nawala siya. Nawala? Kumusta na kaya si Mr. Takagi ngayon? Ang sabi, pinasok daw siya sa iba't ibang ospital. Sabi naman ng iba, nakatakas daw siya at ngayon nawawala. Itigil mo na yan. Meron akong asawa, pamilya. May alam ako tungkol sa inyo. Ano yun? Na ikaw, Sir Takagi, hindi mo naman na mahal ang asawa at pamilya mo, hindi ba? Hindi totoo yung sinasabi mo. Talaga? Hindi totoo yung sinabi ko? Tumigil ka na! Hindi totoo yan! Ang mga mata mo. Sa akin ka lang nakatingin. Puno ng pagnanasa. May pagnanasa ka sa akin. Tama ba ako doon, sir? Kung magagawa mo akong angkinin, magagawa mo nang iwan ang lahat. Nakikita ko yon. Diyan mismo sa mga mata mo. Ayos lang naman. Nagawin kung ano man ang gusto mo. Sige na. Sir Takagi. Sir Takagi. Kawakami. Tapos dumating ka. Oy! Oy! Ano ba ginagawa mo, Tomie? Ano yun? Yamamoto? Uy, Tomie! Ano ba sa tingin mong ginagawa mo rito ngayon? Bakit ba? Hindi kita kailangan dito, Yamamoto. Ano klaseng babae ka ba? Tumabi ka nga! Itiwan mo ko! Hoy! Sandali! Sandali! Nakakagulat naman. Tomie! Nahulog din ang loob mo kay Tomie. Hoy! Bitiwan mo ko! Pasensya ka na. Na-disappoint kita. Wala ka namang dapat ikahiya. Lahat naman ng lalaking nakilala ni Tomie. Nahulog ang loob sa kanya at nawala sa sarili. Walang nakatakas. Tama. Si Tomie, para siyang isang virus na mabilis na kumakalat sa mga kalalakihan. Isang virus? Oo. Isa siyang virus infection na hindi mo mapipigilan na sarili mong gustuhin siya. Hindi mo mapigilan ang sarili mong gustuhin siya. Pero sa huli, wala lang din kayong ibang gusto kundi ang patayin siya. Tomie! Tomie! Yamamoto! Sandali! Nagawa rin ni Yamamoto. Siyang tumula kay Tomie pababa rito. Nakita ko mismo yon. Tomie! Tomie!
O ano? Tingin niyo, tama lang na nangyari to? Masaya na ba kayo? Bakit? Huwag niyo akong tingnan ng ganyan! Hindi ko kailangan ng awa niyo! Bakit kasi hindi ka pa mamatay, matay! Tingin niyo na nga yan! Tommy, Rico, tingin ko, mamamatay na ako. Tama na yan, Rico. Hindi mo kailangan umiyak. Malulungkot lang ako niyan. Parang dumidilim ang paligid ko. Nasaan? Rico, nasaan ka na ba? Nandito lang ako, Tommy. Tommy, huwag kang matakot. Ayos ka lang. Huwag kang magkunwaring alam mo. Ang pakiramdam ng mamatay. Dahil hindi mo pa naman nararanasan ang kamatayan. Ang kamatayan ay parang pagpunta sa kadiliman ng nag-iisa. Walang hanggang kadiliman. Ano? Sigurado ako masaya na kayo. Masaya na kayo dahil patay na ang masamang nilalang na to. Sige, tumawa na kayo. Magsaya na kayo ngayon. Sa wakas, nakalaya na rin tayo mula sa kabaliwang to. Hindi ba kayo masaya? Eto. Patiin niyo ang katawan niya. Ano sabi niyo? Sir Takagi, sir! Susuko na lang ako! Isusuko ko sarili ko! Tommy! Tommy! Huwag kang susuka! Nakakaawa man. Pero wala tayong magagawa. Hahatiin natin ngayon ang katawan niya at kukuha ng parte. Saka natin siya ililigpit. Nang sa ganon, wala sa atin ang makonsensya. At wala rin paghihinalaan. Sir naman, paano niyo? Ninyo, pagsabi siya tinanghalian niya. Pagkatapos niyang kumain, nag-milk tea naman siya. Nakungin nga ininom niya. Hindi siya nag-iossy. Tingnan niyo naman ang lungs niya. Napakalinis! Lulog niya, talaga namang napakaganda rin. Tama. Makinig kayo lahat. Isa tong napakahalagang leksyon tungkol sa katawan ng tao. Tingnan nyo ang mga yan at pag-aralan nyong mabuti. Matigas yan ah.
Hirap ka lang tanggalin. Uy, nakita ko naman. Tumatay na. Ano na ko mo? Wow! Galing! Ano ba yan? Galing mo. Baka maiwaan niyo ang kamay niya. Baba! Hirap tanggalin. Ba yan? Ay! Nakita niyo na ba yung utak? Tumi, kasalanan ko to. Pasensya na. Patawad. At noon, hinati-hati ng buong klase si Tommy. Nahati siya sa 38 piraso. Tinapon. Kulang pa ang sabihin na nasiraan sila ng bait. Sino ba naman sa atin ang makakapagsabi ng mangyayari? Wala ni isa sa atin ang nakakaalam nun. Hindi ko alam. Ano? Matsubara! Pakiramdam ko, ikaw lang ang nakakaalam na mangyayari ang bagay na yon. Ewan. Hindi ko alam. Maraming salamat sa pagsisikap niyong lahat. Nagawa din nating ihatin si Tommy sa huling hantungan. Bilang guro, ako ay nagpapasalamat sa inyo. Gusto kong imungkahi sa inyo na mula ngayon ang insidente na nangyari. Kamusta? Anong nangyari sa inyo? Huwag niyo naman akong tingnan na para akong isang multo. Pag-usapan. Hindi na masunod ang mga. Kalahati ng klase dinala sa mental hospital. Apat naman sa kanila, nagpapamatay. Ang iba naman, walang sinabi tungkol sa nangyari. Lumipat na lang ng school. Buong klase na may 38 estudyante, nasira na lang ng ganun. Nga pala, kasama rin natin sa klase si Sir Takagi. Nabaliw din siya at bigla na lang nawala. Natural lang naman nakakalat ang chismis. Wala nang estudyante ang nag-enroll pa sa school na to. Abandonado na ang school na to. Kakaiba talaga si Tommy eh. Pati buong school nasira niya. Yamamoto. Hmm? Alam mo ba kung ano ang planarya? Pinag-usapan niya sa science class. Mga flatworm sila na nagre-regenerate kahit na hati-hatiin mo. Tama. Dati noon, naisip ko bigla na paano kung si Tommy kagaya pala siya ng isang planarya?
Mabibigyan na rin ng paliwanag ang nangyari. Ang buntot ng butiki, tumutubo to kahit ilang beses pa. Pero ang planarya, kahit hatiin mo, kaya nitong bumuo ng magkatulad na katawan. Neoblasts ang tawag sa cells na to. Kahit ano pang parte ng katawan, kayang mag-regenerate ng isang buong katawan. Pero kay Tomie, gamit lang ang isang patak ng dugo niya, maaari na yung mag-regenerate at makabuo ng panibagong Tomie. Katulad ng planarya, sinasabi mong kayang mag-regenerate ng cells ni Tomie? Hindi ganon. Anong hindi ganon? Iniisip ko ngayon na hindi kailanman naging tao si Tomie. Isang nilalang na may pagkakatulad sa planarya na nag-evolve sa isang bagay na hawig sa tao. Nung nakita kong nabuo ang isang bagong Tomie mula sa sarili niyang dugo sa benda, may naramdaman na akong kakaibang bagay. Tomie? Umiiyak ka ba? Hindi siya umalis doon sa bahay mo? Ang totoo, nagsama kami. Tomie, bakit ka umiiyak? Kasi natatakot ako. Saan ka natatakot? Wala namang mambubuli sa'yo rito. Kaya hindi mo na kailangan umiyak. Takot ako! Baka patayin lang nila ako ulit! Sawang-sawa na akong maramdaman yung sakit! Ayoko na! Ayoko nang umalis dito! Hindi na ako aalis pa sa lugar na to! Ayos na. Dito ka na lang muna. Hindi mo naman kailangang lumabas. Utu-utu ka talaga kahit kailan, Rico. Bakit ko naman kailangan ikulong ang sarili ko sa lugar na to? Ayoko. Tumatawa naman talaga ako kanina. Naiyak lang naman ako dahil sa kakatawa. Dahil mukhang malungkot ka talaga, Rico. Rico. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang kasamaan. Kung ganun, ano na ang nangyari kay Tomie? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nawala pagkatapos. Matsubara, sabihin mo sa akin, si Tomie, nasaan si Tomie ngayon? Sige na. Hindi ko nga alam. Sige na. Tumihig ka. Sabihin mo. Na hindi ko alam. Sabihin mo. Nasaan siya? Sabihin mo kung nasaan si Tomie ngayon. Sabihin mo na sabi. Matsubara, sabihin mo. Nakakainis.
Nung nasa ospital ako, nabaliw ako ng tuluyan dahil wala siya sa tabi ko. Paulit-ulit ko nang sinasaksak ng lapis ang mata ko. Pero alam mo, walang kwenta ang sakit sa mata ko kumpara sa pagkamiss ko kay Tommy eh! Mas pipiliin ko pang saksakin ang sarili kong mata! Ngayon, sabihin mo na sa akin, Matsubara! Ha? Sabihin mo na sa akin! Saan mo tinatago si Tommy ngayon? Ha? Sige na! Tama na! May punta lang ako! Dahil gusto ko malaman kung nasan si Tommy ngayon! Sabihin mo na sa akin! Matsubara, ayos ka lang? Yamamoto. Sa loob ng bag, makikita mo. Yung puso niya na nakuha ko habang hinahati ang katawan niya. Doon sa bundok kung saan siya namatay. Hindi ko kayang itapon ng puso niya. Kaya tinago ko na lang muna sa freezer. Naisip kong ilibing yun dito. Pero, hindi na maaaring mabuhay pa ulit si Tommy eh. Matsubara. Naiintindihan mo kung gaano kadelikado si Tommy eh. Hindi na siya pwedeng mabuhay. Uy! Uy! Matsubara! 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 Uy! Kumising ka! Uy! Uy! Ano ba to? Uy! 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 Ano ba to? Ano nangyari? Matsubara! Matsubara! Uy! 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 Ano ba itong nangyari? Sorry! Patawarin mo ako! Matsubara!
Hangal talaga ang mga lalaki. Yamamoto, ilang ulit pa ba ang kailangan bago ka matuto? Hindi mo ba napansin? Si Reiko, naging parte na lang siya ng katauhan ko. Pero hindi naman ako si Reiko. Ako to, si Tomie na gustong-gusto mong makita. Siguradong unti-unti mong mararanasan ang sakit na idudulot sa'yo ng piraso na yan. Naghintay na naghintay. Sa wakas, nagbalik ka na rin sa lugar na to. Tumahimik ka! Wala akong panahon para sa'yo! Kailangan kita ngayon, Tomie. Kailangan kitang hatiin at ikalat sa Japan at sa mundo. Pasensya na. Kailangan kitang patayin. Kailangan kita patayin! Tama na! Sawang-sawa na akong mamatay! Hindi ko na kayang tiisin pa ang sakit! Tomie! Pasensya ka na. Kung nasaktan ka. Pasensya na. Hangal talaga ang mga lalaki. Isang bagay lang ang kumokontrol sa mundo. Walang iba kundi takot! Thank you.
Pwede ba? Magpakita ka? Mas
masama ang lagay ng mga sugat mo. Isa akong doktor. Kaya, huwag ka na matakot at magpakita ka. Sige na. Malay, mga 18 years old at marami siyang sugat. Doon po. Humingi ka ng backup at kumuha ng impormasyon. Opo. Narinig mo ako? Dinig mo ba ako? Isang taon na pala, no? Mamamasyal ba kayo? Opo. Tama. Isang taon na ang nakalipas. Ano ang magandang gawin? Gustong-gusto ng mga tao rito sa klinik si Yuki ko. Pero hindi pwedeng hayaan na ganito. Samahan mo ako. Okay. Halika. Mabuti at ligtas siya. Nasa bingit na siya ng kamatayan nung dinala siya rito eh. Isa tong himala. Opo. Himala po talaga to. Nakalimutan niya ang nakaraan niya at walang na-report na nawawalang babaeng kagaya niya. Sa madaling salita, walang kahit anong record ng buhay niya. Mamaya na lang ulit ha. Sige. Okay, bye-bye. Ingat ka. Ako nang bahala. Oh. Huh? Kung magpapatuloy ang kondisyon niya, naisip ko na
ako nang mag-alaga sa kanya. Kahit mag-isa ka lang? Opo. Medyo weird nga po. Diba? Oo, pero alam ko rin naman yan ang gusto mong mangyari. Sayang nga lang, hindi pwedeng ako ang mag-ampun sa kanya. Naniniwala ang asawa ko na ang anak naming si Ray ay babalik mula sa bundok. Naghahanda pa rin siya ng pagkain para sa kanya araw-araw. At saka... Doc? Ang totoo, di pa rin talaga ako sigurado. Siguro, naiisip mo pa rin yung nangyari nung gabing yun. Oo naman po. Kasi, may nasagasaan akong isang babae. At kamukhang kamukha po siya ng anak niyo. Hindi yun ang anak ko. Sa tuwing ikikwento mo, mas naiisip ko na baka siya nga yun. Pero, nawala siya sa may bundok 2 weeks bago nangyari yun. At hindi siya maglalakad-lakad ng nakahubad lang. Tama ba? Kaya lang po, Doc. Tama na. Ilang beses na nating napag-usapan ang bagay na to, hindi ba? Pasensya na po. Hindi ko inisip ang nararamdaman niyo. Sorry po. Dr. Suma, naiisip ko na baka ang anak ko ay muling nabuhay sa katauhan ni Yukiko. Ang totoo, takot ako. Saan ka natatakot? Di ko rin po alam. Pero sa tuwing iisipin ko si Yukiko, hindi ako mapalagay. Siguro dahil... Teka, dahil po saan? Siguro, ang nararamdaman mo sa kanya ay ang maternal instinct mo. Maternal instinct? Kahit single po ako? First time ngayong taon. Oo, tama ka. Nung araw rin na dinala si Yukiko rito, unang araw rin ng snow. Doc, may nakuha po kaming report ng injury sa kabundukan. Fire department? Opo, tumawag sila. Kung ganun, sige. Sige po. Kung may nanal ka sana, mas madali ang lahat. Nagulat na naman kita! Dr. Kazoy, palagi ka nalang nagugulat sa akin. Oo.
Nagulat talaga ako sa'yo. Teka, tingnan mo. Huh? Nagsusnow. First snow ngayong taon. Ang ganda. Dito ba? Mahihimatay yata ako sa sobrang sakit. Wala ka sigurong bali. I-X-ray natin. Ang sakit. Paabot ng chart. Apo. Umakit ka na mag-isa? Opo. Medyo na-late ako ng konti. Kaya nagmadali ako bumaba ng bundok. Tapos, naligaw ako pababa. Huwag nyo kasing isipin na madaling akyatin ang bundok na to. Kapag ganitong panahon, dapat handa kayo kapag nag-snow. Alam ko po. Last year po, may grupo ng college students na nawala. Lahat sila, hindi pa nakikita, di ba? Paano mo? Doc, heto ang chart niya. Ang kuya ko, kasama po siya sa grupong yon. Ah, ganun ba? Isang taon na ang nakalipas pero ang naalala ko siya, di ko maatim na walang gawin. Dahil sa painkillers, kailangan mo munang magstay rito overnight. Sige po. Magandang hapon! Ayoko! Ano yun? Kailangan ko ng tulong para sa birthday ni Dr. Kazue. Hmm? Mukhang maganda nga yan. Oo! Pwede bang ayusin natin yun mamaya? Oo. Bye-bye! O ano? Paba ako? Paano pag nalaman niya? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Kayo rin. Pagmamayari ang mga pictures na to noong huling biktima na nakita last month sa malapit na gubat. Ang picture na yan ang pinunta namin. Last year, may nakita kang babae sa back road. At sinabi mo sa mga pulis na meron siyang nunal, tama? Opo. At ang sabi mo pa, kamukhang kamukha ng taong nakita mo ang nawawalang anak na babae ni Dr. Togashi. Opo. Yun din po ang inakala ko. Yung babaeng nabundol mo ay nasugatan at tumakbo papunta sa gubat. At ayon din sa mga police files na nakita ko, may sira ang bumper ng sasakyan na gamit mo. At mayroon ding nakita mga bakas ng dugo rito. Pero, ayon sa blood analysis, hindi yun nag-match sa dugo ng anak ni Dr. Togashi! Itong babae, at saka, yung babaeng nakita ko, kamukha po talaga ng anak niya. Tama. At mukhang ang babaeng yan ay nakatira sa gubat sa kabundukan. Tomie! Ha?
Hindi mo ba naaalala ang pangalang Tommy? Hindi. Di ko pa yun narinig. Ay nahanap akong kakaibang dokumento sa opisina namin. Sa gilid nun, nakasulat ang mga salitang ito. Mga insidenteng sangkot si Tommy. Tommy? Isang multo na nagpapakita sa iba't ibang lugar sa Japan. Isang babaeng nagngangalang Tommy ang bigla na lang sumusulpot kapag nangyayari yon sa isang lugar o kaya komunidad. Laging sinusundan ng mga pagpatay. Ang biktima ay si Tommy mismo. Resulta yon ng kamunduhan at selos. Nag-aaway mga lalaki dahil sa kanya. At sa huli, isa sa kanila ang papatay kay Tommy. Ganun pa man. Kailanman hindi nagawa ng mga pulis na suriin ang katawan ni Tommy. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Dahil lagi na lang nawawala ang katawan ni Tommy sa crime scene. Itong mga Tommy incidents ay nagsimula noong Meiji era pa. At ngayon, halos 100 na ang kaso. Sinalaysay na mga witness ang mga katangian ni Tommy na nakita nila. At pare-pareho sila ng sinabi. Napakaganda raw niya. At merong nunalsa sa kaliwang mata. Kahit ayaw tanggapin ng mga pulis, naniniwala kami na yung nangyari sa mga estudyante at yung biktima last month ay konektado sa mga Tommy incidents na ito. Kahit mamatay si Tommy, kaya niyang muling mabuhay mula sa isang cell lang. 10 years ago, may isang doktor na nag-research tungkol kay Tommy at sinabi niya ang mga to. Kaya ni Tommy na ipasa sa katawan ng ibang tao ang kanyang cell o kanyang dugo at ang kinin ng katawan upang doon muling mabuhay. Maaari na iba na ang itsura niya mula sa dating Tommy, ngunit isang nunal ang lalabas sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Habang tumatagal, isang replika ang mabubuo na kamukhang kamukha ng orihinal. Ang bagong Tommy ay may kinikimkim na masidhing galit sa kanyang puso para sa orihinal na Tommy. Isang galit mula sa dugo. Ibig sabihin, ang babaeng nabundol ko ng sasakyan ay si... Posibleng si Tommy ngayon. Isa pa, maaari rin na siya nga ang anak na babae ng doktor, pero ang katawan niya ay tuluyan ang nakuha ni Tommy. Talaga? Mali ka riyan. Kung sakasakali na ang katawan ng anak niya ay kontrolado na nga ni Tommy ngayon, ang magiging malaking problema ay kung nasaan ngayon ang orihinal na Tommy. Ang orihinal na Tommy? Kung wala tayong gagawin, ang maliit na payapang bayan na ito ay maaaring wasakin ni Tommy. Isang banta na kasing tindi ng isang A-level terrorist group. Yun ang konklusyon namin, Dr. Suma. Pag lumabas si Tommy sa harap ng ating Prime Minister o opisyal, isipin mo na lang ang kalalabasan. Kaya marapat lang na hanapin namin si Tommy sa lugar na ito. At saka protektahan ang anak na babae ng doktor na si Ray. Yan ay kung siya ang buhay pa. Ano? Dr. Suma, makipagtulungan ka sa amin. Kung hindi tayo gagawa ng hakbang, mas marami pang magiging biktima niya. Kung ganon, ano naman ang kailangan kong gawin ngayon, ha? Una, dapat payagan mo kaming makausap si Yukiko. Posible kasi na nakita niya na noon si Tommy sa kagubatan. Wala siyang naaalalang kahit ano. Alam namin, pero kahit konting impormasyon lang. Imposible. Bilang doktor niya, hindi ko pwedeng payagan na kausapin niyo siya tungkol dyan.
nawala ang mga memorya ni Yukiko dahil sa mga nakita niya at mga bagay na naranasan niya sa kagubatan nung gabing yun. Nagpapakita siya ng malalang sintomas ng PTSD. Kailangan kong tumanggi. Kahit na ilagay pa nun ang ating buong bansa sa alanganin! Oo. Hindi ako papayag. Papatayin niyo siya? Ano? Kung ang anak ng doktor ay tuluyang naging si Tommy eh. Papatayin niyo ba siya? Una sa lahat, kailangan namin siyang protektahan. Makikita natin. Magandang gabi. Magandang gabi. Pakidala naman to Ron. Ah, sige. Salamat.
Sandali! Doon tayo! Ano bang ginagawa nyo? Tara na! Pwede bang bilisan natin? Sandali lang! Bilis! Sandali! Bilis na! Dito tayo! Ito o ano, na. Ha? Kaya pa ba? Ayoko na! Malayo pa dito. Ba? Dito! Ayos lang pa mo? Ang bagal nyo! Akin na nga yan! Huwag na kasi! Akin na! Bilis na! Tawa ng tawa eh! Oy! Ano yan? Ano nangyari dyan? Siya yan! Niloko niya ako tapos iniwan ako rito! Dahil sa kanya nagkaroon ako ng malaking problema! Patayin niyo siya! Dali na! Patayin niyo na siya! Anong gagawin ko? Ano ba naman kasi? Hindi mo ba kayang alamin yun sa sarili mo lang, ha? Tetsuya! Ano nangyayari, ha? Anong ginagawa mo? Alis dyan! Papatay kita! Tama na! Tumigil na kayo! Tumigil na yan! Tama na! Tama na! Ang kukulit niyo! Uy, ano bang problema? Kailan niyo ba balak na ituloy ang pagpatay sa babaeng yan para sa akin? Tumigil ka! Huwag ka na mag-record! Mukhang yatang hindi maganda ang mood ni Tetsuya. Eddie, Doyi? Ikaw na lang ang gumawa ng bagay na yon, ha? Parang ayaw rin naman gawin niya ni Doyi eh. Kung ganun si Hamaguchi na lang. Hamaguchi! Sige na.
Good night na. Salamat. Sige. Kita tayo bukas. Oh, bakit? Sino ka, ha? Sandali! May problema ba? Pwede ba akong matulog dito? Ano? Para ka namang bata? Bakit? Anong problema? Binangungot kasi ako eh. Nakakatakot talaga. Dugo sa paligid ko. Napakaraming dugo. Wala na yung buong kwarto. Yukiko. Uy. Yukiko. Nanaginip ka na ng ganyan dati, hindi ba? Hindi kaya bumabalik na ang mga alaala mo? Alaala? Oo. Mga alaala bago ka mapunta rito. Mga alaala bago mapunta rito? Dr. Kazue, anong nangyayari kapag bumalik na ang mga alaala ko? Anong mangyayari? Kailangan bang umalis na ako sa lugar na to? Hindi yun mangyayari. Sinungaling! Kapag nalaman ko na kung sino talaga ako, hindi na kita pwedeng makasama, hindi po ba? Sabi ko nang di yun mangyayari. Ayoko. Ayoko mangyari yun. Gusto kong kasama kita palagi, Dr. Kazue. Gusto ko na maging nurse pagkatapos. Tutulong ako sa'yo, Dr. Kazue. Kaya nga, ayoko nang maalala pa ang nakaraan ko. Ayokong maalala. Yukiko. Yukiko. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yun? Dati ba nakakita ka ng isang babaeng minunal sa ilalim ng kaliwang mata? Nunal?
isang babae na may nunal banda rito. Dr. Suma! Dr. Suma! O bakit? May lalaki na nakapasok dito sa loob ng clinic natin. At saka, kasi... Ano yun? Kasi, di namin makita si Dr. Togashi. Umalis siya kanina gamit ang kotse nang hindi nagpapaalam. Hindi niya naman ginagawa yun. Tama na! Ano ba? Tetsuya! Iwan niyo ako! Tama na! Ano ba? Hindi ako pigilan! Tama na yan! Kuha mo ba? Kapag sinubukan mong galawin si Tommy eh, papatayin kita! Si Hamaguchi. Umalis kasama si Tommy. Siya'y... Kontrolado na ni Tommy. Si Tommy, hindi siya nag-iisa. Dumadami na sila. Totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Mag-ingat kayo. Si Tommy, ay habang buhay na mamumuhay sa kagubatang to! Si Dr. Suma, nandito siya? Wala. Wala siya rito. Nandito ka lang pala. Madali pala kitang mahanap. Sino po ba kayo? Sino ako? Huwag kang ganyan sa akin. Ako to, si Hamaguchi! Nakalimutan mo na ako! Hindi kita kilala! Hoy, hindi maganda yan, ha? Tinulungan kitang makatakas kay Tommy, eh. Tapos hindi ka man naman papasalamat sa akin. Tama na, Hamaguchi! Tumahimik ka nga, ha? Lagi niya sinasabi, napatayin ka kahit ano pa ang mangyari. Sino sa tingin mo ang tumigil sa kanya? Ha? Ayos lang yan. Gusto ko nga pala makita ni Tommy, kaya... Bumaba ako sa kabundukan na sa ganun madala kita sa kanya! Naiintindihan mo ba? Yukiko, pasan...
Nasaan ka? Yukiko! Saan mo siya dadalhin? Ano bang gagawin mo? Ang ingay mo talaga! Huwag kang mag-alala. Dadaling ko siya kung nasaan ang kuya mo. Si kuya? Ipakikilala rin kita kay Tommy eh. La. Hoy, pakisara nga yung gate. La. Bilisan mo nga lumakad. Late ka na! Sino siya? Siya ang nakababatang kapatid ni Tetsuya. Ah! Kapatid ka niya. Kuha ko na. Kamukha mo nga siya. Nasaan siya? Nasaan na ba ang kuya ko, ha? Bago yan? Ano bang ginawa mo, Hamaguchi? Pasensya ka na, Tommy. Pero tingnan mo kung anong dala ko para sa'yo. Siya nga. Hamaguchi, ang galing mo! Ako na lang ang bahala sa babaeng yan mamaya. Magkakaroon siya ng isang napakasaklap na kamatayan. Nasaan siya? Tumahimik ka na. Ang kuya ko! Ano bang problema mo? Nandito ka para maghigante? Sabi na, ikaw, pinatay mo nga siya! Hindi ko siya pinatay, no? Ang mahal mong kuya ay nag-i-enjoy sa bandaron. Kuya!
ano to? Anong problema, kuya? Ano bang nangyari? Kailangan kong gawin yan. Kailangan kong gawin yan! Tumili. Bakit hindi pwedeng ako na lang? Nakakainis ka! Sobra! Kahit kailan talaga ang tigas ng ulo mo! Ano? Hindi ba hinahanap mo ang anak mong babae? Napakasama mong ama. Ang mga lalaki, wala talagang mga utak. Ikaw at ang lahat ng mga lalaki sa mundo ay dapat mamatay! Tommy, mahal kita! Mahal kita! Nakakadiri talaga kayong mga lalaki! Mga lalaki mawawala sa mundong to. Hindi na magkakaroon pa ng mga giyera. Mawawala ang takot. Hindi na masasaktan ng mga bata ng dahil lang sa giyera. Ayoko nang makakita ng ganong klaseng paghihirap sa balita. Dahil doon, walang ibang paraan kundi patayin lahat ng mga lalaki! Di ba? Magandang bagay yon, di ba? Bravo! Ano? Pati mo ako barilin! Tapusin mo na ako!
Yukiko! Dr. Kazoe. Nandito ka na naman pala. Malapit na kasi tayong umalis dito. Ganun ba? Pero magugustuhan mo ang lilipatan natin. Dahil magkasama tayo. Tama ka. Dr. Kazoe? Ano yun? Kasi binangungot ako. Anong nakita mo? Ang totoo. Napanaginipan ko na yon. Napanaginipan mo na? Tapos?
Naalala ko na. Ang pangalan ko ay Tommy Ye! Ha 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 ha